nagpanggap ako na customer sa kanya. Dalawang babae po yung inaalok niya sa akin. Mm-hmm. 1-5 isa. Tapos, nung sabi ko, baka pwede ikaw na lang. Pumayag naman po siya na lang daw. Nag-screenshot po ako. Nagsabi siya ng amount kung magkano kung siya na lang? Yes po, 1-5 po. Baka maapektuhan yung anak po namin, 3 years old lang po eh. Okay. Siyempre kung kanino siya lalaki lumalapit, tasahag siya sa bato. 2 days po, sinaktan niya rin po ako sa loob po ng bahay namin. Mismo po sa kwarto po namin, pinagbibintangan niya po kasi ako gumagamit po ako ng marijuana po eh. Kaya... May krimen ba tayong hindi nagawa? Alias Den, magandang hapon po si Attorney Tungol po to. Apo. Alam niyo ba po ang pag-akusa sa inyo ni Kim? Apo. Na kayo daw po ay nagtatrabaho bilang isang pawok na lang, sasabihin ko na lang. Diretso na lang natin. Apo. Na yun daw po ang inyong kalakaran. Apo. Inaamin niyo ba po to, ma'am? Ginawa ko lang naman to, sir, kasi gawa nung hindi naman po kasi siya nagsusustento ng ayos sa akin. Ah, so dahil po walang sustento, kaya niyo po ginagawa to. Wala ba po ibang trabaho na gusto niyong pasukin, ma'am? Wala po ibang trabaho po. Ngayon po, hindi ko naman po siya ginagawa. Yun lang po yung lagi niyang binibintang sa akin. Kasi nga po, ayoko na nga pong bumalik sa kanya. Ma'am, sinasabi niyo sa akin ngayon na hindi niyo pala ginagawa tong pagbebenta ng sarili? Noon pa po yan, bago pa po kami maging mag-asawa po. Bago kami mag-live-in po pala. Kailan po yung last, ma'am, na maalala yung ginawa nyo to? Noong 2019 po. Mga April ng 2019. Tama ba? Nag-ibalik po kasi kami. Gawa na. Binigyan po siya ng nanay ko ng tricycle. Ang ginagawa niya po, 1-5 lang po ang binibigay niya sa akin sa loob ng 3 buwan. So mababa po yung sustento, kaya napilitan po kayong gawin to, ma'am. Tama ba? Opo, sir. Meron po kasi siyang mga pinadala sa aming pictures na mga messages nyo, pati ng isang... Hindi ko na lang sasabihin yung pangalan, baka madamay pa. Isang Miguel na lang. Eh mukhang kinakliyente nyo, ma'am. In, ginagawa niya po yung way kasi nga po gusto niya nga po akong umano sa kanya. Eh ayoko na nga po sa kanya. Pero kailan pa po ito, ma'am? Dating picture pa po yun. In-screenshot niya po yun sa dati kong account. So dati pa po ito, 5 years ago pa po itong messages nyo ni Miguel. Ano po yun? 2019 po. 2019. Kapag binibenta nyo po ang inyong dangal, pwede po kayong makaharap talaga ng pagkapapakulong. Kaya intindihin naman natin kung bakit pinapatigil kayo. Dahil, opo, sasabihin na natin, immoral po na gawain to. Opo. Sa ngayon po, ma'am, may trabaho po kayo? Naghahanap po ako ngayon ng trabaho. Pinipigil niya po ako magtrabaho. Kasi nga po, nahuli po kasi kami dati dito, nagagabling po sa loob ng bahay. Pero pamilya lang naman po kami naglalaro. So, kailanganin pa po ako makakuha ng police clearance saka NBI. So aside po dun sa prostitution, meron na rin po tayong krimen ng illegal gambling. Tama ba po, ma'am? Pero okay na po yun. Nakapag-bail na po ako doon. Uy. Nakapag-bail? May bail. Nagpiansa na po kayo, ma'am? Opo, last ano pa po yung 2020 pa po. Nakapag-bail na po kami doon. Kamusta po yung kaso, ma'am? Dahil hindi po ibig sabihin ng piansa, tapos na yung kaso. Baka opo, po ongoing yan. Charge lang naman po yung nakuha sa amin. Wala naman pong pera yon. Okay, sige. So kulang ng elemento dahil walang valuable consideration yung gambling. Opo. Magaling naman na yung pau okay. Siguro na may hawak yan. Oh, so ma'am, din tanong ko lang, bakit po kayo naghiwalay nitong si Sir Kim? Ano po kasi siya, hindi po kasi siya nagsusustento ng ayos. At lagi niya pong yung inaano pag nag-aaway kami, yung magulang ko po. Kasi niyayaya ko na po siya noon pa, bumukod kami. Eh, hindi niya po kaya kami ibukod ng anak ko. Kasi dito na lang kami sa amin. Tapos pag nandito po kami sa amin, lagi lang po kami nag-aaway. Kasi nga po, ayaw niya rin po magtrabaho. Ah, so, paano ma'am kung ano, sabihin sa inyo mamaya ni Sir Kim na may trabaho na siya, bumalik ka na lang, willing ba kayong bumalik? Hindi na ma'am, kasi ilang beses na rin po nangyari sa amin to, tapos lumalaban po siya sa nanay ko, lagi niyang minumura yung nanay ko pag nag-aaway kami. So, ang sinasabi niyo ma'am, ang gusto niyo na lang ay sustento? Sustento na lang po talaga sa bata. Eh, hindi ko naman po pinagdadamot yung bata sa kanya. Ilang taon na ba po yung anak ninyo? 3 po. 3 taon na. Okay, tapos medyo mahal na pag ganyan, marami nang kailangan. Sir Kim, magandang hapon. Yes po. Narinig niyo ba yung pag-uusap namin ni Den? Opo, opo, may mga maling sinasabi po talaga, sir. Ano yung mga maling sinabi niya? Yung ano po, yung huling tigil niya kasi po, ano, naka-quarantine po ako noon. Tapos umalis siya. Mm. Bali, nagpanggap ako na customer sa kanya. Mm-hmm. Nagpanggap? Na-entrap mo naman. Na-entrap. Sir Kim, na-entrap mo ba itong si Den? Opo.
Paano na-entrap mo? Sinabi mo magkita tayo sa ganitong lugar. Siya nga nagpakita. Actually po, dalawang babae po yung inaalok niya sa akin. Mm-hmm. 1-5 isa. Tapos, nung sabi ko, baka pwede ikaw na lang. Pumayag naman po siya naman. Siya na lang daw. Nag-screenshot po ako. Nagsabi siya ng, ano, ng amount kung magkano kung siya na lang? Yes po, 1-5 po. Kailan yan, sir? Ulit? Kailan nangyari yan? August lang po. August 3. August this ito year? Po. Ito lang. Ito yes lang po. Ano? Okay. Dalawang buwan pa lang. Ma'am Den. Hello po, hello po. Narinig niyo po yun? Eh, hindi naman pala kayo tumigil 5 years ago. 2 months pala. Kasi sir, alam ko na po yung account na ginagamit niya. Eh, paulit-ulit lang po niyang ginagawa sa akin. Kaya nga po, inano ko lang din po yung chat niya sa akin. Pero hindi ko na po ginagawa kasi kahit makausap niyo po yung nanay ko, hindi po ako umaalis ng bahay po namin na hindi alam ng nanay ko. O sige, ngayon na, sige, sabihin na lang natin na andyan na yan. Tapos na yan. Ano gusto niyo mangyari ngayon? Kaya hindi naman po talaga inyo reklamo ko, sir. Hindi naman po talaga inyo reklamo ko. Yun hindi na, naman po inyo talaga reklamo ko, sir. So okay lang sa'yo yun? Ang, okay ano lang kanya, na gano'n yung nangyayari? Pinagpapalo nila ako ng kahoy. Pinagpapalo ako ng kahoy? Tama bang naririnig ko? Teka lang, yung ano kasi, connection ni Sir Kim, mukhang mahirapan tayo. Nagpa-flash pa ng medical legal report. Pero sige. So yun pala yung reklamo. Oo, yun yung medical legal report. Ang totoong reklamo mo, eh hindi pala yung kalakaran ni Den, ngunit yung pamamalo. Opo, kasi po, baka maapektuhan yung anak po namin, 3 years old lang po eh. Okay. Siyempre kung kanino siyang lalaki lumalapit, sasahalik siya sa bata. Ano? Ah, okay. Teka lang, ano teka ba talaga lang, reklamo mo? Madami pare? Na, pangalo, magkaiba yun sir, parang custody yun. Kanina po, attorney, yan po yung sinasabi niya sa researcher natin, yun po, yung dahil po sa work po ng babae. Pinapalo niyo daw siya ng kahoy dyan sa inyo, tama ba yun? Ano po yun? Nangyari po yung kasi, 2 days po, sinaktan niya rin po ako sa loob po ng bahay namin. Mismo po sa kwarto po namin, sa kwarto ko po, sinaktan niya rin po ako. Bakit kanya sinaktan? Ano nangyari? Nag-away kayo? Kasi po, noong una, namalengke po kami ng pamangkin ko. Mm. Tapos siya po, inaano niya yung cellphone, parang may ginawa siya sa cellphone para maging nakikita niya yung ginagawa ko, yung sinasabi ko. Mm. Sabi ko sa pamangkin ko, kasi pinagbibintangan niya po kasi ako gumagamit po ako ng illegal na ano eh, na marijuana po eh. Kaya, may krimen ba tayong hindi nagawa? Oh, no. Yun na lang nasabihin ko, baka mas onti pa eh. Parang kanina, ang daming alegasyon. Prostitution, gambling, drugs. Kaya na gumagamit po ako ng marijuana. Nung gabi na po yun, bigla niya po ako sinampal. Tapos siyempre, ano rin po yung nanay ko, akala din ng nanay ko na ginagawa ko nga, pumayag yung nanay ko, nasaktan niya ako. Pinagbugbog niya ako, nagsisigaw na ako. At tapos ma'am din, sino yung naghampas sa kanya ng kahoy? Ako po yun, wala po, hindi po siya sinaktan ng nanay ko. Ng ikaw. Ako lang po yun. Nagpa-barangay ba kayo? Opo, nag-usap na po kami sa barangay. Tapos, pag kukunin ko po yung bata sa kanila, pinapahirapan niya po akong kunin yung bata. I think kasi yung problema lang dito ni Sir Kim is yung custody ng bata. Totoo. Oo, kasi ang sabi niya kanina, kung tumutuloy ka pa rin sa ginagawa mo na yung nag-offer ka ng iyong sarili for ano. Baka hindi rin naman maganda na kanya yung custody. O, hindi maganda para sa bata. Pangalawa, yung safety ng bata. Eh, ang bata po, nasa nanay ko naman po. Tsaka nandito lang po kami sa loob ng bahay. Hindi kasi, lalo na ngayon, COVID. So parang kung kani-kanino mo ine-expose yung sarili mo, yun yung point niya, baka hindi healthy, di ba? Kasi hahalikan mo yung anak mo, yayakapin mo yung anak mo. Ganito, may interest pa ba kayong buuin yung relationship yung dalawa? Siguro sir, sa kanya na kanasabi, wala na po talaga eh. Wala na, ang gusto mo na lang yung kustodiya ng bata. May pangako niya sa akin na hindi na siya magagano'n, sir. Okay, sige, sabihin na lang natin na hindi na siya magagano'n. Bakit may interest ka pang patigilin siya kung wala ka ng interest doon sa relasyon ninyo? Kasi pinost siya isang beses sa Facebook ang sinabi sa post. Nangihingi siya ng panggatas diaper, pambigas para sa bata. Ay, sabi ko, hindi naman totoo. Kahit wala akong trabaho, nakakapagbigay ako sana ako, nakakadiscarte ako. Nagsusustento ka naman. Naka-quarantine ako, sir. Nagbigay pa ako, sir. Kim, nagsusustento ka naman. Na tuloy-tuloy. Yes po, sir. Kailan mo huling nakita yung bata? Ngayon sa birthday ko po, October 11. Pero nung mga nakaraan, hindi naman po. May mga picture ako ng mga binibigay ko dyan, sir. Anong sustento ba ang gusto mo din? Simple yan na lang natin para masabi nagsusustento si Kim. Eh, ang akin lang naman po, pag naubusan ng gatas, diaper yung bata, magbigay na lang kasi yung... May trabaho ka rin ba din? Alam mo ba na responsibilidad ng parehas na magulang ang magpalaki ng bata? Yun nga po, yung gatas naman po,
nagbibigay siya, eh, nagpo-provide din naman po yung pamilya ko ng panggatas. Kasi nga po, ayaw po ako pagtrabahuhin ng simplihan nanay ko. Na lang natin, ganito, magsusulat tayo. Hindi kayo magkasundo sa barangay, baka magkasundo kayo sa harap namin. Ganito na lang gagawin natin. Basta masustentuhan yung bata, yun ang concern namin. Yung kustodiya niya, tignan natin kung sa mas mabuti. Baka sa DSWD, baka wala na sa inyong dalawa. Ang ginagawa ko naman sa custody ng bata eh. Pag ito, ito. Sige, sige. Nasa linya po natin ang nag-iisa nating action man and hari ng public service. Magandang hapon po. Idol Rafi Tulfo, magandang hapon po. Can I get it? Yes, Sir Rafi. Yes, Idol Rafi. Hi, Idol. Ina, kunting nabutang ko kasi galing ako sa field. Yes. Itong si lalaki ay natatakot na baka may mangyari sa bata lalo pat nabuhok itong si girl. Yes. Dadala niya kung ano may sakit, meron doon halimbawa yung mga lalaki, madala niya sa baby. So, kumpara sa akin, siguro, Attorney Carl, Attorney Sam, ilakas na natin siguro sa mga taga DSWD na para yung bata transfer sa lalaki kay Guy dahil para sa akin mukhang hindi maganda kaya-aya sa bata yung pet ay nagpapawok at kung sino-sinong lalaki mga kasama. Siguro, so yun na lang siguro ang i-ano natin. Yes. Yes, I know. Diba? Den. Hello, Den. Okay, baka pwedeng makapag-suggest ako ng ibang trabaho para sa'yo. Ano bang alam mong trabaho na baka pwede ako makatulong? Marami naman po akong alam sa trabaho kasi po dati naman po nung hindi po siya nagsusustento, nagkaroon po ako, binigyan po ako ng nanay ko ng puhunan, nagsitin na po ng merienda namin sa kanto po. Tapos kinuha niya na naman po ulit ako. Yun nga po, wala naman po nangyayari sa buhay namin, magkasama kami. Walang, di kami nakakaano, konting pang merienda, hindi niya ma-provide. Kapamilya niya pa nagpo... Bibigyan kita ng puhunan para ikaw ay magbago na. Hindi mo lang kailangan po ako na maging pawok. Okay, pero i-monitor namin, we'll make sure na yung perang ibibigyan namin sa'yo, puhunan ibibigyan namin sa'yo, will take to fish. Okay? At hindi masasayang yon. Mapapromise mo pa sa amin. Opo, maganda naman po yung ano namin dito, yung pwesto po ng bahay namin eh. Inaantay so meron kang pwesto po dyan? Inaantay po yung pera ng nanay ko kasi po bala ko po talaga magkaroon ng sari-sari store dito po sa amin. Inaantay ko lang po yung pera ng nanay then, ko. Then. Pinako sa field, okay. Meron ako nakausap na isang kumpirin dati, ganun din yung sari-sari store. Sa aming experience, sa 10 na binibigyan namin sa sari-sari store, 8 na papangkrap, bakit kamo? Una, inuutang ng mga kapitbahay, hindi na mabayaran. So, hindi ako pabor na ikaw ay mapigyan ng puhunan para sa sari-sari store. Siguro sa mga food cart, yan siguro. Opo, marunong naman po ako magluto-tuto din po eh. Okay. May business ko rin po yan dati. Set up na namin po ang karinderya sa luto-luto, luto-bahay para yung kliyente ay yung mga kapitbahay mo, yung mga kalapit na bahay. Apo. Promise na hindi ka na mapuhok. Tama? Apo. Definitely, Sir Rafi, nilalagay niya kasi yung bata dito sa state of neglect. No? Kaya na-recommenda po, tama po yung rekomendasyon nyo na ipatitingin po natin yung kustodiya sa DSWD kasi kung tutusin lang sa mga sinabi niya, liable pa nga po sana sa child abuse itong si babae, si Den. Dapat po pagbutihin niya, ibahin niya ang kalakal niya sa buhay dahil tama yung sabi ni Kim dito, na baka mahawaan pa ng COVID yung bata. So, andun rin po yun, Sir Rafi. Kaya nga ako nag-open ng negosyo, Attorney Garrett, Attorney Sam, na in the event sa ginawa ng assessment ng DSWD na lumitaw na yung bata ay dapat kay Den pa rin, that is the only time na ako'y magbibigay ng sa kanya. Yun. Yes, sir. Okay, sir. Kung, tama po. Food card, kung ano man yun na, derya, pet na sinabi ng DSWD na yung bata ay mapunta kay Kim, then wala na siguro akong may tutulong pa. Dito kay Den. Correct. Kasi wala naman na yung bata sa kanya. Kasi ang pagtulong na ibibigay natin para sa pa, hindi para kung kanino man sa kanila. Yes, so, yes sir. So ang gagawin natin, ipapa-assess natin sa DSWD, silang dalawa, and then kung ano yung resulta ng assessment ng DSWD, saka tayo kikilos. So for now, kung sinabi ng DSWD, kay Den din. Negosyo para kay Den. Pag sinabi para kay Kim, Den, sorry na lang, siguro may tutulong ko sa Den, pa-counseling ka namin, para siguro matuwid na ilandas mo sa mayroon siguro sa I don't know kung bakit ka ganon to counseling baka magbago ka. Gets mo that? Apo. Ganun na lamang. And then
mag-report lang ako sa inyo, Attorney Garrett, Attorney Sara. Yes, Idol. Napakaganda itong ginagawa natin ngayon at ako'y nag-feel every day. At dami kong nami-meet na mga tao na talagang sobra-sobra yung pagtutok sa ating mga programa. Masyado silang tutok na tutok. At every day, inaabangan nila tayo kung ano nangyari. And then very happy sila, nakikita nila ako nag-feel. And I'm telling everybody na hindi lang po din sa Metro Manila, maging sa mga karating probinsya, makikita nyo naman po ako pag may pagkakataon para makahalubilo kayo, makausap kayo, makasalamuha kayo, makikita kayo face to face at makausap ko ano yung mga problema meron kayo on the spot action ako just like what I did kanina and then the other day. Okay? Yes, okay. Idol. Follow mo na po. Attorney Garrett, Attorney Sam. Thank you. Thank okay. you, Ted. Thank you din, Idol. Thank you, Idol. Miss Irma Revilla, Head MSWD ng Imus Cavite. Ma'am Irma. Yes, sir. Yes, ma'am. Meron po tayo ditong reklamo. Ang aming complainant ay lumapit dito sa program. Ang sinasabi niya po, ang kanyang anak ay inaalagaan ng kanyang nanay. Pero ang nanay is engaged in, paano ba natin sasabihin? Prostitution na lang. Diretsoy na lang natin, ma'am. Na ang nag-aalaga sa bata ay engaged in prostitution, which exposes the child, sa tingin namin, sa mga hindi magagandang scenario. So, okay lang ba sa inyo, ma'am? Hingi po kami ng tulong mula sa inyong opisina para i-assess kung kanino ba dapat ang kustodiya ng bata. Yes, sir. Sige po. Wala akong problema. I-refer nyo lang, papuntahin nyo lang po sa office namin, sir, para po ipa-assess natin kung totoo man po yung allegations na yan. Yes, ma'am. Pag-uusapan po natin kung saan mapupunta yung kustodiya ng bata. Sir Kim. Yes, po. Ano po ang trabaho nyo? Kasi nasabi nyo kanina na nakakapagbigay kayo ng sustento buwan-buwan. Ano po ang trabaho ninyo? Nag-OJT po ako sa security ngayon, sir. Security. So, sumisweldo naman po kayo dyan sa pagsesecurity. Wala po po. Pero nung nakaraan po, kahit wala po akong trabaho, nakapag-discarte po ako para sa kanila po. Kaya nga po yung naka-quarantine ako, nakapag-discarte pa rin ako kahit naka-quarantine ako nun, sir. Anong discarte naman po to? Baka hindi naman po legal ang ginagawa niyong discarte. Legal po yun, sir. Bali, nagbibenta po ako ng mga ukay, sapatos. Ah, okay. Maganda na yun. At least meron ka pinagkukunan ng yes po. Ano po yung pagkasabi niya na kailangan nila na ganito? Kahit naka-quarantine ako, padalagad ako ng ano. Yes sir, ganito na lang no para makatulong din at mapanigurado lahat 'yan. Total ginagawa mo naman, ang gagawin lang namin isusulat natin sa papel yung iyong sustento. Doon naman kay Ma'am Den, dahil siya ang mother ng isang illegitimate child, sa kanya ang sole custody ng bata unless there's compelling evidence to show na hindi siya capable, 'di ba? Which is yung DSWD na nga natin ng bahala tumingin noon, baka makadating tayo sa isang out of court agreement to resolve yes. that. Ganito na lang, sir. Kung hindi siya mangangako, di niya talaga kaya na magbago, na tumigil sa kanyang ginagawa, eh di sa inyo na lang namin ibibigay yung kustodiya. Kaya niyo bang suportahan yung bata sa ganung situation? Kaya kaya ko kung sa para sa anak ko lang, sir. Sobra-sobra, sir. Okay. Okay. Sige. Ipapacheck rin po namin ang kalalagyan kung sa inyo po mapunta. Ipapacheck rin namin kay Miss Den. Tignan po natin kung saan mas mabuti yung kalalagyan ng bata. Nakaraan po, nag-text sa akin yung nanay ni Den. Sabi sa akin, hanapin mo si Yumi, hindi pa nauwi, else doon na madaling araw. Iniwan ng bata mag-isa sa kwarto, sir. Ayan, isasama po natin yan sa assessment natin kung totoo ba kakayanan niya. At ito po yung text ng nanay niya, sir. Ano yun? Yung text ng nanay niya, nasa akin pa po. Oh, mag-iimbestiga naman ng DSWD. Imbestigan no, po sir, natin Kim, yan, sir. Ipakita mo na lang sa DSWD yan pag nandun na tayo. Okay. Ganito ang gagawin namin, no? Papapuntayin na lang namin kayo sa DSWD, i-assess natin yung kalagayan ng bata. Narinig niyo naman na yung sabi ni Idol. Payag naman kayo sa ganong usapan. Okay naman po. Papalagpasin ko muna yung mga sinasabi niyong pinatpat siya dyan sa bahay ninyo at sinaktan ka. Hindi namin papakawalan yan, pero saka na yun, yung kalalagyan muna ng bata ang aming tututukan. Okay lang? Okay lang po. Ayan, sige. Unahin muna natin yung action dito sa DSWD. Shari, makipag-communicate ka na lang sa kanilang paano agad natin mare-refer, no? Yes, tapos yung mga criminal accusation, later on na lang later natin yan na. Pag okay na yung bata. Unahin na muna yung bata.